Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milecho. Ang tayo mula nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang, buong mundo umalarma na PBBM nagdeklara buong pwersa ng Amerika nasa Pilipinas na. At yung play na natin wala naman ito. Samantala sa mga karagdagang balita dito naman sa Pilipinas, nananatiling committed ang Department of Foreign Affairs sa One China Policy nang yan ay sa gitna pa rin ang umiigting na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod yan ang matagumpay na pagkakapanalo bilang bagong leader ng Taiwan ng Democratic political Party na si Lai Ching-te. Una na nga binatikos ng China itong si President Lai dahil sa Manoy Separatist Group ang kinabibilangan na pananaw nito at ganun din ang iba pang mga hakbang na kanilang ginagawa. Yan ay sa gitna ng patuloy na pag-aangkin ng Beijing sa bahagi ng Taiwan o sa buong Taiwan bilang sarili nitong teritoryo. Sa isang pahayag muling pinagtibay ng Department of Foreign Affairs, ang mga prinsipyong nakapaloob sa Joint Communique of Government of Republic of the Philippines at Government of People's Republic of China na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Premier Zhou Enlai noon po itong Hunyo 9 ng taong 1975. Ipinaliwanag ng ahensya na sa ilalim ng Joint Communique ay nagkasundo ang Pilipinas at China na ayusin ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mapayapang paraan nang hindi gumagamit o nagbabanta ng paggamit ng puwersa. Kinilala din ng Pilipinas ang People's Republic of China bilang nag-iisang legal na pamahalaan ng China at iginagalang ang posisyon ng Beijing na ang Taiwan ay isang mahalagang bahagi ng kanilang teritoryo. Dumako po tayo sa mga karagdagang balita. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Iran para sa agarang pagpapalaya sa 18 Filipino crewmen nasakay ng isang American tanker na nabihag sa Gulf of Oman. Ang nasabing barko ay may lulan na 19 na katao na kinabibilangan ng 18 pang Pinoy at isang Greek national. Maalala ngang patungo sa Turkey ang Marshall Islands flag crude oil tanker na St. Nicholas nang biglang lusubin ng 4 na armadong kalalakihan na nakasuot pa ng military uniform. Itinuturing na gumanti umano ang Iran sa ginawang pagkumpiska ng Estados Unidos sa isinagawa nilang sanctions enforcement operation ng Swiss Rahan na mayroong kargang 980,000 na bariles ng krudo. Inundin na naman ng Estados Unidos ang anilay labag sa batas na pag-agaw at agad na nawagan sa Iran na palayain ang mga sakay nito at payagang makaalis ang barko. Samantala, sinabi naman ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na wala pa silang update kung ano na ang sitwasyon o sinapit ng oil tanker o mga lulan ng oil tanker na St. Nicholas, subalit patuloy pa rin ang kanilang koordinasyon sa manning agency ng mga marinong Pinoy. Umaasa naman ang opisyal sa tulong na rin ng Department of Foreign Affairs upang makakuha pa ng mga update patungkol sa kalagayan ngayon ng ating 18 Pilipinong kababayan. At sa kaugnay pa rin balita, ligtas naman daw at nasa Iran nga ang nasa 18 Pilipinong tripulante ng oil tanker na inagaw ng Iranian Navy doon sa may Gulf of Oman. At patuloy nga ang ginagawang koordinasyon ng iba pang tanggapan ng gobyerno. Maliban sa Department of Foreign Affairs, ang Department of Migrant Workers ay gumagawa rin ng aksyon hinggil dito para naman sa agarang paglaya ng mga Pinoy. Ayon pa sa naturang tanggapan, hawak na ng Iranian authority sa mga Pinoy na crew ng American tanker na St. Nicholas at nakikipag-ugnayan na rin sa mga ahensyang kalyado nito at sa mga kaanak naman ng mga tripulante upang mapanatag ang kanilang kalooban. Pilipinas at Amerika lalo pong nagpakita ng isang napakalakas na puwersa laban sa China. Ito na ba ay hudyat ng isang digmaan na papalapit sa Pilipinas? So, eto na nga po mga sangkay. Maganda po yung ating pag-uusapan ngayon na medyo nakakabahala para po sa may mga sakit sa puso at takot po humantong ang Pilipinas sa isang malaking problema. Ngayon, ito po ang nangyayari. Sabi po dito, Philippines and United States of America Maritime Activity nagpatuloy sa kabila ng paglapit ng Chinese warship. Kaya nga ang tanong dito ng marami, possible nga ba ang Pilipinas na humarap sa isang malaking digmaan against China? Alam nyo, hindi po talaga tayo ligtas pagdating po sa mga sigalot ngayon ng mga bansa dahil even our country, nasa ano po tayo, stage ng
napatawag dito, mayroon pong escalation, mayroon pong sigalot, mayroon pong terrible na nangyayari dyan sa ating teritoryo na sakop po ng Philippine Exclusive Economic Zone. At ito po yung binabantayan ngayon ng marami mga sangkay. Sa PS-16 o yung Patrol Ship 16 o yung BRP Ramon Alcaraz, at tayo ay nasa West Philippine Sea para sa ikalawang Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-Pacific Command. Alas 6 ng umaga nang magtagpo ang BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz sa WPS para sa Maritime Patrol. Ito kinikwento mga sangkay yung nangyari dito sa sinasabing PHUS Maritime Activity. The series of activities, number one, the ComShark want to ensure connectivity and command and control of participating forces. Same time, this particular activity covers various OOW maneuvers. Nagsagawa rin ng formation at execution maneuvers ang participating forces para sa combat operations. Pero sa formation pa lang para sa simulation for combat operations, namataan na ang mga barko ng China. Ayun nga po mga sangkay. Tuloy na i-topic natin po ito, no? At ang nakakabahala ngayon mga sangkay, kasi may mga susunod pa pong mga aktibidad ang Pilipinas kasama pa po yung ibang mga bansa dyan sa ating teritoryo. At baka mga sangkay umabot po sa punto na may magkaputo, kaya huwag naman po sana, no? Mayroon pong mangyaring masama dyan na mag-umpisa po talaga yung digmaan. Kasi isang kalabit lang yan, sa totoo lang. Isang kalabit lang. At mayroon pong madali sa kabilaan. Digmaan ang kalalabasan yan. Yan po talaga ang mangyayari. And we have to be careful. Sana nga po. Ewan ko, hindi ko alam kung pabor kayo sa mga nangyayari ngayon. Pero wala din naman po talaga tayong choice eh. We have to protect. We have to stand on our territory. Hindi po natin pwedeng pabayaan yan. Kasi magiging traitor po tayo sa ating bansa kapag ginawa natin yan. So approaching na tayo sa activity area, no? Tanawa na barko ng Pilipinas. Barko. Okay, tingnan nyo nalang caption guys kasi dyan po mas clear. Hindi po gaano rinig ang boses ni sir. Ang barko ng China, ayan po, nakikita nila. Nang ma-detect ng BRP Alcaraz ang Warship 174 ng China, sinubukan nila itong i-radio challenge. Mm-hmm. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 160 in accordance with international and international laws. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Ito mga ganito mga sangkay ng mga anuhan ng radyo. Matagal na po yan nangyayari. Di ba nga po, noon mga sangkay, na-vlog po natin how our PCG, paano nila tinatawagan mga sangkay, niraradyo ito mga Chinese. Ganun din po ang mga Chinese eh, niraradyo rin po tayo. So mayroon po talagang banggaan na nagaganap dyan sa pagitan ng Pilipinas at China. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. 5 beses na sinubukang kausapin ng Philippine Navy ang People's Liberation Army Navy, pero hindi sila sumagot. We call this as the rules of engagement. So this is our Bible in ensuring that in the event of a disruptive, at the same time dangerous maneuvers from any other countries that want to disrupt the exercise, will be obliged to follow this one. Pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, ang activity area ng 2nd MCA sa kabila ng presensya ng barkong China, hindi naman ito nakaapekto sa maritime cooperative activity. Ayun, hindi nakaapekto sa ginagawa pong maritime activity ng Pilipinas at US. Mas pinakitaan pa po nila ng puwersa. Nabukasan sa pagtatapos ng maritime cooperative activity sa pambihirang pagkakataon, nakalapag sa US aircraft carrier na USS Carl Vinson ang air asset ng Pilipinas. Ayun. Flight operations at cross-deck exercise ang isinagawa para sa personnel transport kapag may medical emergency at supply and replenishment. Sa USS Carl Vinson, pinakita ang practice launching and recovery ng mga aircraft. Grabe no, first time po natin makakita ng mga ganito eh. Itong mga ganitong klaseng activity, nakikita po natin yung mga warship ng mga bansa na aktual mga sangkay kagaya po nito. Ano ba? Makita yan.
Kagaya po niyan, ngayon lamang po natin nakikita talaga yan, maliban po sa mga movies, di ba? Ito, lalo na to, mga sangkay, nakikita po natin yung sa barko nila, mga aircraft ng Amerika. So, di labaga hudyat, mga sangkay, no, na pwede tayong pumasok sa ikatlong digmaan, wag naman po sana, pambihira. Practice launching and recovery ng mga aircraft o pagpapalipat at pagsasagawa ng precision landing. P, matagumpay-an nila ang MCA dahil naghahatid ito ng mensahe sa international community na pinalalakas ng Pilipinas ang partnership sa US. Ganon din sa iba pang kaalyadong bansa. Wala pang nakatakdang schedule ang susunod na MCA o ikatlong Joint Maritime Patrol. So, mayroon pa nga mga sangkay. Pinasa ng AFP na magkaroon ulit ng exercise gaya nito para mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at maigiit ang soberanya ng bansa sa exclusive economic zone nito. Loud and clear, mga sangkay, hindi po nagpatinag ang Pilipinas at Amerika at lalo pong nagpakita ng malakas na puwersa. So, GG na ang China. Galit na galit. Hindi po nila makontrol. Kaya nga lang, ang nakakatakot dito kapag nagkaroon po ng parang ano ba din, inkwentro. Pag nagka-inkwentro, kasi ngayon mga sangkay, ang nakikita po natin yung water cannon galing sa China, yung minsan nababangga yung barko natin. Pero kapag ka nagkaroon po dyan, nagkaputukan po yan, ay nako po, malaking problema yan. So, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po sa ginawa ng Pilipinas at Amerika sa China? Sa tingin nyo tama lamang ba? O kayo ay kinakabahan? I-comment nyo po sa iba. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan. Ito nga mga kabalita natin, yung pakikipag-ugnayan nga ng DFA no, sa Embahada ng Iran para sa pagpapalaya ng 18 na Pinoy crew nga mga kabalita natin ay naisaad dyan no, mga kabalita natin. At ito nga mga kabalita natin yung 18 tripulanteng Pilipino pa na binihag ng armadong grupo sa Gulf of Oman, ligtas at nasa Iran na no, mga kabalita natin. At yan nga yung ilang patungkol na mga balita no, sa ating mga Pilipino nga nasa labas nga ng bansa na talagang dinukot at talagang ginawang bihag nga mga kabalita natin. At dito pa nga mga kabalita natin yung mas pagpapakita pa no, ng lakas at pwersa ng Pilipinas at US dito nga no, sa tila nga ba ginagawang exercises sa talagang mga paghahanda syempre sa mga tila nga ba banta ng mga pagsakop o tila nga ba yung ginagawa ng mga chekwang to ng China. Napatuloy nga no, sa tila nga ba nakaambang mga pagsalakay no, mga kabalita natin. Ito nga ngayon ang nagiging tugon ng US at Amerika na kung saan yung mas pagpapalakas at nagpapakita ng tila nga ba isang matinding puwersa dito nga no, sa West Philippine Sea na talagang hindi pumapayag. Siyempre itong Amerika at talagang kasama ang Pilipinas sa tila nga ba nais ng mga chekwang to ng China nga na masakop at makubkob itong buong West Philippine Sea na talagang nakakabahala yung bawat galaw at hakbang syempre na ipinapakita ngayon ng US at talagang yung malaking presensya na ibinibigay nga sa Pilipinas. At tila nga ba ngayon yung Pilipinas ay talagang armado at handang-handa sa ano't ano pa mang pwedeng mangyari dito nga no, sa West Philippine Sea na ito nga yung patuloy na umiinit na tila nga babanggaan dito nga sa West Philippine Sea nga na kung saan ay talagang mga pangyayari at nangyayari dyan ay mas tumitindi at umiinit nga. At talagang mas umiinit pa mga kabalita natin dahil nga sa talagang malakas ang presensya ng US at paghahanda siyempre ng Pilipinas at US nga dito no, sa West Philippine Sea sa tila nga ba ay malawakang labanan no, mga kabalita natin na talagang mas pinapatibay yung dalawang magkaalyansa at talagang nagpapakita lang ng kakabuhan talagang yung nakakapagtaka nga mga hakbang at galaw syempre ng US dito nga no, sa West Philippine Sea na kung saan talagang protektado ang Pilipinas ngayon at patuloy nga yung mas pinalakas at pinatinding galaw at hakbang no, upang protektahan syempre ang buong West Philippine Sea dito nga sa tangka ng mga chekwang to ng China na dito nga ay mas lalo pa nga tumitindi at umiinit yung mga pangyayari dito nga sa West Philippine Sea. Tila nga ba inaabangan lamang yung mga gagawing hakbang ng mga chekwang to ng China nitong US at talagang tuluyang tutugon na tutugon na itong US sa nais ng mga chekwang to ng China nga. At ito nga ngayon ang kaganapan dyan no, sa West Philippine Sea. Mga tila nga ba pagpapatibay ng alyansa at talagang pagpapatibay ng mga hakbang ng Pilipinas at US upang labanan itong mga chekwang to.
At yung iba pang mga patungkol na mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo lang bahala magkomento sa iba pa nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.